Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy tayo naglalakbay ngayong Kwaresma kasama si Jesus patungo sa krus ng ating kaligtasan. Sa krus na kung saan ipinamalas niya ang naguumapaw na pag-ibig at awa ng Diyos. Nawa ang pag-ibig at awang iyan ang manahan din sa ating mga puso, sa ating buhay, sa ating bayan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pagukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isa talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan tulad ng kanyang pangako at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan
at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa Kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ng iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin yan ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat ay narito dahil tinipon tayo ng Diyos at mahal tayo ng Diyos. At naniniwala ako, kaya kayo narito dahil mahal niyo ang Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, pasasalamat at parangal ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alam ko po, karamihan, lalo na pag ganitong oras at Sabado, galing pa sa iba't ibang mga lugar at dumayo dito at walang makapipigil sa inyo dahil walang makapipigil sa inyong pagmamahal sa Diyos. Sino po rito yung galing pa sa probinsya, taas nga ang kamay? Ayan, welcome sa Quiapo. Sino may mga birthday? Alam ko, marami nagpupunta, birthday, anniversary, para magpasalamat. Tayo'y narito upang ipagdiwang. Opo, Kwaresma. Pero hindi naman ibig sabihin pag-Kwaresma, lagi tayong Biyernes Santo mukha. Opo, meron tayo kanyang mga dala-dala. Pero naniniwala ko, karamihan sa atin narito ay gustong ipagpasalamat at ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos. Dahil wala na tayong ibang kakapitan pa. Ang dami na ngang problema sa labas. Ang dami na ngang mga kontrabida sa buhay. Pag-ibig ng Diyos na lang ang ating kakapitan. At ito ang nagdudugtong pa sa pag-asa at lakas natin sa buhay. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. At sa kabila naman, sabi mo, sana gumaan na ang loob mo. Ayan, mukha bang magaan ang loob niya o mabigat pa rin, no? Lahat naman tayo rito may dadalang krus. Kaya nga, mahal natin ang Poong Nazareno. Kasi unang tingin pa lang, alam natin, karamay niya tayo. At aminin man natin o hindi, ang isang krus sa buhay ay kaaway. Aminin. Sino po dito ang walang kaaway? Taas ang kamay. Mungkukonte ah, no? Alam ko, parang guilty tayo pag sinabing may kaaway ako. Pero may ibang tao sabihin na, Father, wala akong kaaway, wala akong inaaway. Siguro nga, wala kang inaaway, pero may umaaway sa atin. Wala ka sigurong sinasaktan, pero may nananakit sa atin. Kaya tuloy minsan, pakiramdam natin, pag may kaaway tayo, parang hindi tayo katulad ng Diyos. Pero sa totoo lang, ang Diyos din ho may kaaway. Baka magulat kayo. Si Jesus Nazareno, may kaaway din ho siya. Hindi siya yung may inaaway. Kasi kung titingnan natin sa punto de vista ang may inaaway ka, kaya may kaaway ka, walang ganun si Jesus Nazareno. Pero kung ang punto de vista mo, may umaaway sa'yo, may nangaapi sa'yo, may nananakit sa iyo, meron bang nanakit kay Jesus Nazareno? Madami. Meron bang nang alipusta kay Jesus Nazareno? Marami. Meron bang may ayaw kay Jesus Nazareno?
madami din. Kaya nga sa darating na Biyernes Santo, marinig natin yung sigaw ng mga kaaway ni Jesus sa Sareno, ipako sa krus. Kaya, meron ding kaaway maging ang Diyos. Yung mga nagkakasala, inaaway nila ang Diyos. Yung mga sumusuway, inaaway nila ang Diyos. Kasi hindi naman talaga lahat magiging kaibigan natin. Ang nagsasabi ng totoo, aawayin ka ng mga sinungaling. Ang mapagpatawad, aawayin ka ng mga palaaway. Ang mapagtimpi, susubukan ka lagi ng mga manunudyo. Pero mga kapatid, siguro nga, hindi maiiwasan na magkaroon ng kaaway. Ulitin ko ha, yung kaaway na pinag-uusapan natin, hindi ito yung inaaway mo, ibang usapan yon. Yun pwede namang iwasan. Pero hindi mo makokontrol ang ibang tao na iba ang ituturing sa'yo, iba ang gagawin sa'yo. Dahil hindi naman natin tanga ng isip at buhay nila. Pero sa mga ganitong pagkakataon, dito tayo tinatawag na lalong sumunod, makatulad, at mapapasok si Jesus sa Sareno sa buhay natin. Sapagkat siguro nga po, maraming umaway sa Kanya, pero hindi nabawasan, hindi naiba ang naguumapaw na pag-ibig at awa sa puso ni Jesus sa Sareno. Makasalanan man o banal, pareho ang pagmamahal ni Jesus sa Sareno. Maraming tao ang nabigitla pag sinabi kong pareho ang pagmamahal ni Jesus kay Pedro at kay Judas. Pareho ang pagmamahal ni Jesus kay San Miguel at kay Lucifer. Walang pinagkaiba, walang nababawas sa pagmamahal ng Diyos sa pinakamabait at pinakamasamang tao. Sapagkat ang pagmamahal niya, hindi nakabatay sa kaharap niya. Ang pagmamahal niya, namumutawi sa puso niya. Ngayon ang tanong, tayo po kaya, mga deboto, mga mananampalataya, mga Kristiyano, saan nanggagaling ang pag-ibig mo? Nanggagaling ba ang pag-ibig mo sa kaharap mo? Kaya ba nakangiti ka mamaya, sabihin ko sa inyo, peace be with you. Ngingiti ka ba kasi nakangiti yung kaharap mo? Pag hindi siya nakangiti, edi huwag kang ngitian, ayaw mo ngumiti, di simangutangin kita. Papansinin mo ba siya kasi pinansin ka niya? Kaya pag di ka pinansin, sa lupa ka nalang titingin. Nakipag-peace be with you ka sa lupa. O nakipag-peace be with you ka sa kisame. Hindi nanggagaling sa iba. Nanggagaling hindi rin sa puso mo. Kasi aminin natin, may mga araw kapos tayo. Pagising mo pa lang sa umaga, pakiramdam mo, kapos ka na. Kapos na ang pasensya mo. Kapos na ang pag-ibig mo. Kapos na ang lakas mo. Kaya nga tayo nandito dahil gusto nating sabihin ang pinaghuhugutan natin, ang pinagkukuhanan natin ng magiging pag-ibig natin, na magiging awa natin, na magiging lakas natin, ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno.
Yun po ang ibig sabihin ng pagpunta natin dito. Panginoon, hindi ko kayang ibigin ang kaaway ko, pero kayo, kinaya nyo, kaya't pahingi po ng pag-ibig na yan. Panginoon, hindi ko po kayang makipagkasundo, pero kayo po, sa krus, nakipagkasundo kayo sa lahat, pahingi po nung awang iyon. At yun ang panawagan sa atin. Kaya nga sa unang pagbasa, nakipagkasundo ang Diyos kay Moises sa bayan ng Diyos. Nakipagtipan ang Diyos sa tao upang maibahagi niya kung ano meron siya sa tao. At gayon din naman tayo, maibahagi natin sa Diyos ang ating sarili. Ito ang ginagawa natin tuwing tayo nagsisimba. Sinasariwa natin ang ating kasunduan sa Diyos. Lord, mahal kita at alam ko, mahal na mahal mo ako anuman ang mangyari, kahit na minsan pasaway ako, kahit na minsan palaaway ako, kahit na minsan matigas ang ulo ko. Kaya nga't binubukas ko ang aking puso upang tumuloy ang iyong pag-ibig para pagkaharap ko na ang ibang tao, hindi ako kung hindi kayo po ang dadalhin ko. Mahirap po. Kaya nung tinanong ko kanina, sinong may kaaway? Alam natin sa puso natin, meron tayong sinaktan at meron ding nakasakit sa atin. Sa pagbaling natin kay Jesus sa Sareno, na walang sinaktan ninuman, pero sinaktan ng napakarami, nandun pa rin ang naguumapaw niyang pag-ibig at awa. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, simulan muna natin sa pananalangin sa ating mga kaaway. Alam ko po, sasabihin nyo, Father, dali lang sabihin yan eh. Ibigin mo yung kaaway mo, makipagkasundo ka. Mahirap naman po talaga. Inaamin ko rin sa inyo yan. Kahit ako nahihirapan dyan. Pero pwede natin kayang simulan muna sa isang bagay, sabi ni Jesus sa Sareno, ipagdasal mo yung umuusig sa'yo. Doon man lang magsimula tayo. Dahil doon mag-uumpisa ang biyaya na ibibigay sa atin ng Diyos. Sa misang ito, pwede bang ipagpaliban mo muna yung hinihingi mo? Huwag kang mag-alala. Alam naman ng Diyos kung ano yung kailangan mo. Alam ng Diyos kung ano pinakamabuti sa'yo. Alam nyo ngayong Kwaresma, di ba, ang panawagan, sakripisyo? Pwede kayang isang sakripisyo itong misang ito sa halip na yung hinihingi mo ang ialay mo sa Kanya ngayon? Ipagdasal mo yung taong nakasakit sa'yo. Yung taong hirap na hirap kang mahalin. Yung taong hindi mo kasundo ngayon, huwag mo lang ipagdasal na magbago siya. Ipagdasal mo rin na maging mabago ka tungo sa Kanya. Ipagdasal mo na maging katulad ka ni Jesus sa Sareno sa Kanya. Alam niyo po, kung yun ang daong dadasal natin, naniniwala ako, ibibigay yun ni Jesus sa Sareno sapagkat ang inihiling natin ay matulad sa Kanya, maging kawangis niya. Kaya tumahimik tayo sandali. Buksan natin ang ating puso. Ipagdasal natin ngayon ang ating mga kaaway. At nawa, maging katulad tayo ni Jesus Nazareno sa kanila.
Tumayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama nang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inihandog mo sa pamamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo bayan alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, umihingi ng patawad mo sa pagsunod sa utos mo. Nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maghanap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay na iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap
sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo'ng pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria ay nanang Diyos ang kabiyak niyang pusong si San Jose. Na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
At ngayon, sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya. Patawad po, pagpuno ng pagkamuhi, paghihiganti ang aming puso. Patawad po kapag ayaw naming makipagkasundo, ayaw naming magpatawad, ayaw naming humingi ng tawad. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang pag-ibig, kapayapaan at lakas natin, lalo na sa harap ng mga kaaway. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, yung pag-alabi aming puso. Pagkatao sa pag-ibig kaming palalo. Kami turo ang magmahal ng wagas ng puso namin tulad ng sa iyo'y magningas. Pawi mo ang aming hinanakit ng aming malimot, sakit at pain. Turuang patawarin ng may kagaanang loob ang kapwa namin sa aming umigo. Panginoon, yung pag-alabi aming puso.
pag-ibig kaming palalo. Kami turuan magmahal ng wagas ng puso namin tulad ng sa iyo'y magningas. Ibangon aming pusong nakalupong nalulunod sa sariling lungkot at dago. Himuking lumamay sa pasakit ng iba, paglingkuran aming bayang dalita. Panginoon, yung pag-alabing aming puso. Pagkatahog sa pag-ibig kaming palalo. Kami turuang magmahal ng wagas ng puso namin tulad ng sa iyo'y magmingas. Pawi O ang aming hinanakit ng aming malimot, sakit at pait. Puro ang patawarin ng may kagaanang loob ang kapwa namin sa amin umigong. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenberg, Makati City, na may temang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa, Series 3, Nangungulila. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,005 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod.
kapag Lunes hanggang Webes at Sabado 8 a.m. to 5 p.m. kapag Biyernes at Linggo 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ng iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Sa mga may birthday po, happy birthday at wedding anniversary. Sa mga nagdarasal para sa mga may sakit, para sa inyong mga mahal sa buhay, nasa abroad, at iba pang mga kahilingan, pagdasal natin bawat isa na dinggin ng ating mahal na pong Nazareno ang ating dasal. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa patuloy na pagpapaayos, paglinis at paggawa, sana marami pa hong deboto ang tumulong para lalo nating maayos ang ating simbahan na tahanan ni Jesus Nazareno. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi maiiwasan magkaroon ng kaaway, pero maiiwasan natin ang pagkamuhi at paghihiganti sa ating puso. Maging katulad tayo ni Jesus Nazareno sa pagharap natin sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe na dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang lakas, pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinibinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangan ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.